Hello. It's super malamig today. It's snowy. Yes, literally nag-snow talaga today. And malamig. Kaya pala hindi ako makabawon kanina sa higaan ko. Sobrang lamig. Pero alam mo yun, kailangan pumawon kasi wala na akong pagkain. So, kailangan kong mamalik. Kasi don't have it anymore. Anyway, my gosh, pakita ko muna yung snow ko sa inyo bago ko sabihin sa inyo yung mga violent reactions ko about nangyari sa... Lamig, diba? I told you. So, alam mo yun, ano lang, reaction ko lang din sa ginawang pagpapa-photo off ni Mama Leni. Alam mo naman, binabido palagi sa si Mama Leni. Because you know what? She's my happiness in my life. Pag malungkot ako, siya lang talaga naisip ko. Anyway, pasensya na kayo. Ben. Ano, actually, late yung reaction ko. Kasi ano eh, busy kasi ako. Busy ako sa work at saka sa... Actually, mas busy ako sa pag-emote kesa sa work. Anyway, di ba? Kasi nagpasalamat si... Napanood ko yung interview ni Governor Yap ng Bohol. Nagpasalamat siya kila BBM, kila Isko Moreno, sa mga nagpunta ro na mga nag-donate. Tapos, tinanong siya ng reporter kung nagpunta ba si Mama Leni. Of course! Si Mama Leni, magpapahuli ba yan? Si Mama Leni nga actually ang unang-unang nagpunta ron. Okay? But the problem is, wala siyang iniwan na kahit ano. Kaya... nung ipasalamat si Governor, pinasalamatan niya lang talaga si BBM, si Isko Moreno, si pa ba yung mga pinasalamatan, yung mga nag-donate ng mga certain amount. Pero when asked if merong iniwan si Vice President, si Madam, ang sabi lang ni Governor Yap, wala siyang iniwan. Kaya imagine, I mean, kahit na hindi ka tumatakbo sa presidency, the fact na hanggang ngayon, Vice President ka pa rin ng Pilipinas. Merong sako nang nangyari doon. Hindi ka mala nagdalakad na tubig. Sa pagbablog mo. Bidang-bida ka, nandun ka. Nag-interview ka pa ng kung sino-sino mga anich-anich doon. Mga anik-anik, di ba? Pagtapos wala ka man nadala, kahit tubig man lang, may gulay. Ano bang klaseng nilalang kaday? Kakaloka. Di ba? Tapos yung dumating naman nung bumalik ka naman, nag-donate ka na makasama mo si Cristeta. Ang lola mo naka-pink, in fairness. Hindi na rin pinaglaban ni Chris akin yung kulay dilawa. Kulay ng nanay, tatay niya, pati ng kuya niyang panot. Diba? I mean, knowing Chris, ipaglalaban niyo kasi palagay niyo yung tama. Diba? Ganun siya eh. Pero this time, wala nag-pink siya. Kumbaga, sumunod na lang siya talaga sa ano. Sumunod na lang siya sa kung ano mang tinatakbo ngayon kasi alam rin niya sa sarili niya na basang-basa na ang dilaw. Wala nang naniniwala sa kanila. Diba? Dahil desperada ang lola mo, desperada ang gagang si Chris, nag-pink na rin siya. Hindi niya na pinaglaban yung kulay. You know why? Desperada siya kasi palibasa, gusto rin niyang bumalik ulit sila sa power. Alam mo, si Chris mahilig sa power tripping eh, diba? Ganun siya ka-desperada, hindi niya na pinaglaban yung dilaw na kulay ng tatay niyang traidor. Diba? Can you imagine? Nag-pink siya. Kakaloka. Ganun siya ka-desperada. Gulay. Nakakaloka. Tapos si Sharon Cuneta naman, may pa-post-post pa siya na it's about time, ibalik ulit yung mga disente, etc. Para hindi na raw tayo pagtawanan ulit ng buong mundo. Loka! Sharon, ikaw lang ang pinagtatawanan. Ikaw na lang ang pinagtatawanan. Kayo na lang. Diba? Kayo na lang pinagtatawanan para lang mag-i-aware ka, okay? Ikaw na lang ang pinagtatawanan ngayon, Sharon. Kakaloka ka, nag-diet ka pa. Ganun din naman, pinagtatawanan ka pa rin. May nalalaman ka pang ganyan-ganyan, kakaloka ka. Diba, may nalalaman ka pa yung balikin di seri para hindi na pagtawanan, loka-loka. Ikaw na lang ang pinagtatawanan ngayon. At saka yung asawa mong sana oil. Nakakaloka! Nakakaloka pa, iyak-iyak ka pa. Samantalang si Kiko, hindi mo na tinuruan ng acting. Diba, Hall of Famer ka pa naman dati. Kulang sa practice ang jowa mong matching. Kakaloka. Pakiramdam niya talaga, ano yun, no? May boboto sa kanya. Well, ilan naman kayo boboto sa kanya, I'm pretty sure. Diba? What? Ay, naman, nakakaloka. Hindi ko kinakaya talaga yung mga pink lawan na yan. Nakakadiri, diba? From yellow to pink. Grabe. Tapos favorite color pala niya, blue. Kakaloka. Nakakabwisit lang kasi hindi sila sincere.
sa ginagawa nila. Tingnan mo ba ibig sabihin? Diba? Humanap tayo ng ano? Humanap tayo ng kandidato na merong sincere na pagtingin sa bayan. Alam mo yun? Yung kandidato na ang motibo niya is mapaganda yung Pilipinas, matulungan ng mga Pilipino. Hindi yung tatakbo kasi ang motibo lang niya para matulungan ng sarili nila o yung grupo nila, which is, alam mo yun, sobrang bad talaga. I don't think na, ay nako. Anyway, this time naman, mga Pilipino matatalina na. Kaya, hindi na natin para sila iboto. Actually, sa totoo lang, wala na nga naniniwala sa kanila, di ba? Kaya nga, from yellow, nag-pink sila. Kasi alam din naman nila sa sarili nila na wala na. Wala na yung ano, wala na yung magic nila. Kasi, gising na yung mga Pilipino eh. Alam mo talaga, napakalaking bagay ng social media. Napakalaking bagay talaga ng meron ng ano, yung internet available na sa lahat. Lahat tayo nalalaman na natin totoo without watching news. Diba? Kasi yung mga balita naman, actually, mas more on ano sila eh. Kung ano yung pabor lang para sa kanila. Like, for example, ABS-CBN, totoo yan. It's not because I'm against them. Actually, nanonood ako ng mga programa ng ABS-CBN, ha? Because I love it also. Kaya lang, napanood ko yung mga violations sila, yung mga ginagawa nila. Parang, dapat lang talaga na hindi na ma-extend yung franchise nila. Actually, hindi naman sila tinagalan ng franchise. Diba? Expired na ang franchise nila. And gusto nilang mag-extend ulit ng franchise, mag-renew ng franchise. So, hindi sila tinagalan ng franchise. Gusto nilang mag-renew. Kasi expired na. Okay? Iba yung tinanggalan ka, iba yung natanggal, lalo expired na. Okay? With regards naman sa pagre-renew, that's another issue. Kasi nga, sa dami ng violations nila, kailan ayusin muna nila. Ako, okay lang kung maayos sa ABS-CBN someday. Why not? Pero ayusin muna ng lahat nilang ng gusto't na ginawa nila. 'Di ba? Yung mga violations dapat lahat ayusin nila 'yan. 'Di ba? Although in my heart, alam ko naman very biased sila eh. Kasi ano sila eh, bayarang media din naman sila, which is very very true. Okay? Anyway, so back to Mama Leni and Company. Can you imagine nung nagpunta sa Bohol si Chris? I do not know if it is a Bohol or sa Leyte. Nakalimutan ko yung place, sorry talaga, mali ako dito ha, hindi ako sure dito ha. Anyway, nung sa ano, yung nagdala ng mga donation secrets, I'm sure napanood nyo naman yun ano, dahil very, very, very ano naman siya, very vocal naman siya, tsaka very open siya when it comes to that, okay? So, ganun, diba? So, sabi niya, hindi daw siya namumulitika, pero na nagpunta siya doon dahil nakapink siya. Pagkatapos, pinamigay yung mga donations, diba? Hindi pa nga kinakain yung sardinas, eh. Hindi pa nga nabubuksan yung mga delata. Nanumbat na agad ang Lola Chris mo. Sabi niya, huwag niyo kakalimutan ang tumulong sa inyo. Gulay. Ang daming tumulong sa kanila dahil hindi lang ikaw. Marami. Hindi lang ikaw. Kaya huwag ka manumbat. Diba? Kung tumulong ka dahil. Pero may panunumbat ka pa nagaganap, eh. Diba? Wala naman talagang makakalimot na sa inyo. Sa lahat ng kapalpakan na ginawa nyo. Diba? Lalo na may social media na, yung katraydoran ng tatay mo, wala na makakalimot niya. Yung kawalangian ng nanay mo. Diba? Yung pagiging abnoy ng kuya mo. At ikaw din, pagiging masyado mong madrama na sinungaling ka, paladasal ka pa naman. Hindi ko alam kung anong dinadasal mo sa Diyos, bakit ganyan ka. Remember yung Nico issue? Diba? Yung sinabi niyang, huwag kang uuwi sa Pilipinas, ipapapatay ka ng pamilya ka. Oh my gosh! Nakakaloka! Ba't nasali niya na? Paano siya nagsasalita ng gano'n? Paano yung nabibigas yung mga gano'ng klaseng salita? Diba? The fact na you are in power. Pagkatapos nagsasalita ka ng ganyan, so ibig sabihin, inaabuso mo din. Inaabuso mo din yung power na meron kayo. Diba? Paladasal ka pa, tapos huwag kang uuwi, dahil ipapapatay ka ng pamilya ka. Oh my gosh! Grabe. Diba? Madasali yan. Napartida yan, ha? Naku, nakakaloka. Basta bumoto kayo ng naayon sa ikagagandahan ng bayan natin. It's not only for us, para dito sa future ng anak natin or magiging anak ng mga anak natin. Diba? Para sa ano eh. Para sa ating lahat ito. Diba? And Happy New Year nga pala. And also, thank you kay President Duterte bago siya bumaba. Sobrang andami niyang ginawa para sa Pilipinas. I love you all.